Hi, this is Jam of Even and Nineworkz Productions. This is my third bid for the Nineworkz X Boss Katana video series. So ngayon, as promised ko last time, this is my in demo and tutorial about using the GAFC foot controller. So sa mga nagtatanong, unfortunately hindi siya compatible with the Katana 50. Dun lang naman siya hindi compatible. The rest, yung 100 watt, 1x12, 2x12, and yung head and cab, compatible na compatible to. For Katana 50, you can use yung FS6 na foot switch kasi 2 channels lang naman yon, so okay din yon. Pero ito, this is about using this GAFC. Meron siyang kasamang volume expression pedal, pwede ka maglagay ng volume pedal dito. Sa effects naman is controlling wah or whammy. Depende kung anong siset mo sa Boss Tone Studio. Yun, gagawin ko din na separate video yung Boss Tone Studio siguro sa 4th or 5th episode. And then yung foot control na in, actually isusupply ka niya, kasama na siya yung tip ring sleeve cable, stereo cable, and then i-connect mo lang siya sa likod ng amp, nakasulat GAFC, and then plug and play siya. Once na nilagay mo siya, magpo-power siya, no need for power supplies, rekta na siyang nandon. So technically, lahat naman ng magagawa sa panel settings is magagawa mo sa foot switch. Of course, mas maganda yung foot switch kasi pag gigs, hindi ka na babalik-balik sa amp. Pwede mong ilagay ito sa tapat ng monitor mo or anywhere. Parang ito na yung pedal board mo. Actually, ginamit ko siya for 1 gig sa UP Fair, Las Baños. And kaya naman talagang gamitin yung amp lang tsaka ito eh. Although syempre, mamamiss mo yung pedals kung nasanay tayo sa ganon. And then, lahat ng magagawa ko dito sa tone setting tsaka effects is magta-translate sa vice versa. Pag may ginawa ako dito sa foot switch, makikita nyo magiging ganun din doon. So nasa panel setting ako, ibig sabihin ng panel setting is yung as is na knobs, kung ano yung naka-set dito sa on top, parang manual mode siya. And then pag makikita nyo, pag pinindot ko tong channel 1, lilipat din siya sa dito sa tone setting. So makikita nyo nag-on yung channel 1. And then naka-on dito yung isang effects ko. For example, sa channel 1, naka-on metal zone. Again, stress ko palagi yung headroom. Talagang chag-chag kung chag-chag, low-end kung low-end. And mahina pa niyan ako. Nasa 50 watt channel ako palagi. Mahinang-mahina pa to. But hopefully, ako dito sa room, narinig ko yung chag-chag, yung low-end headroom talaga eh. And then yun, paglipat ko sa channel 2, again, magta-translate din dun. Alright, and then channel 3, same. Mag-on din yung effects kung anong sinet ko. Channel 4, same, go on din. And then may trick sa tone setting. As explained ko sa last video or sa first video, is normally sa panel, ang unang natin makikita is 4 settings. 1, 2, 3, and 4. But if you press and hold yung panel switch, magbiblink to. Siguro mga 1 second yun, magbiblink yung panel na to. Magiging ganun din dito sa foot switch. Kung nakikita nyo, nagbiblink silang sabay. Alternate actually. Pero same yung function nila. Magkakaroon ka ng channel 5, 6, 7, and 8. So in total, makakapag-save ka ng 8 na different sound settings. Save patch, user custom patch. And pwede mong i-configure dito sa amp mismo or as I did it sa Boss Tone Studio. Kasi mas makakapag-tweak ka ng, lalo na sa mga effects. Like for example, as sabi ko din sa video last time, kunwari yung Tube Screamer, magagalaw mo yung volume, gain, and drive, volume, drive, and tone, which dito hindi mo siya magagalaw eh, as isang knob lang yung parang on-off lang siya.
So sa Boss Tone Studio, I recommend na pag bumili kayo ng Katana series amp, you install the Boss Tone Studio. Madali lang yan. Takes minutes. If mas matagal ng konti sa instructions kung hindi nyo nasundan, i-follow nyo lang yung mismong simple instructions sa Boss website. It's worth it. Ako, at I think na-install ko siya, na-install ko yung driver, yung software, in less than 5 minutes or so, nakakapag-save na ako on the spot. So, yun. So, magkakaroon ka ng 8 amp settings, which is good, di ba? Kasi ang dating dinemo ko 4 lang. Pero yun ang isang trick. I think sa Boss Katana 50, imbis na 2, magiging 4 pag pinindot mo yung panels, which I'm not sure, but, pero yun ang idea nun, para magkakaroon ka ng 4 equals 8, tsaka yung 2 magiging 4, parang ganun. So, enough of that. Ang settings natin, siguro pakita ko yung mga save patch ko siguro. Siguro sa panel muna tayo. Panel mode means yung kung ano yung on the spot na nasa yun nandito mismo. So, for the meantime, nasa effects mode ako, meaning on-off nung tatlong built-in effects. So, parang manual mode siya. Pag nasa effects mode ako ng panel setting, ito yung clean tone ko. Ito yung mag-clean. Yung equalizer, yun palagi. And then, on-off, individual to. So, sa una, this is the booster. So, nag-program ako dito ng tube screamer. Ito yung clean tone ko. Ginoon ko yung sa booster ng dito. Mag-on din siya. I'm in panel mode, ah. So, mag-on yung tube screamer. Alright. So, yun ang maganda doon kasi technically, sa panel mode, parang may clean and dirty ka na. So parang may isang amp ka na parang meron ka ng multi-effects or row of pedals. Technically speaking, ito tube screamer ko to, if I wanted that. And then sa delay effects, nag-program ako ng digital delay. So, of course, normally most of us, yun yung top 2 effects na kailangan natin. Overdrive or distortion and then delay. So, ito, ma-on ko yung digital delay. Trail, meron din siyang trail. So, pag pinatay ko yung delay effects, mag-trail pa rin siya. Which I love. So, okay yun. And then, yung top dito, this is for top tempo. Hindi siya dotted top tempo or quarter note subdivision tempo na parang DD5 or something. It's manual top tempo siya. So, parang sa knob, manual na manual siya. Pero maganda to kasi pag sa drums, minsan, bumibilis yung drummer natin, pwede mong i-manual set. Ako, mahilig ako sa set time na kagad ng 370 milliseconds. Yun ang madalas kong ginagamit. 390 tsaka 500. Parang combination, nandun na lahat yung, if not majority ng ginagawa ko sa Even or Nineworkz, nandun lahat. Pero it's a great option kung mahilig ka mag-tap. So kung gusto mong mag-tap ng mabagal, pwede rin. 1 2 1 2. So, masyadong mahaba yun siguro sa mga looper guys. So, bilisan natin ng konti.
para maging, hopefully, maging dated. Masyado siya mabilis. Actually, you get the idea, parang top tempo talaga siya. Actually, yun, no? Hindi ko rin ma-explain na mabuti in detail yung kung paano ko nakukuha yung dated or yung parang U2 na edge. Basta, I think, ginagawa ko siya by feel, eh. Maraming calculations doon sa time settings and actually nagde-determine naman talaga yung dotted 8th note and yung mga parang pang Christian rock or U2 na settings. Depende sa beat ng kanta, eh. Walang exact setting for that, eh. Pero ako kasi yun nga, sabi ko nasa 370 milliseconds, 390, 500. Minsan 320 nandun. So, kamukhang kanina hinahanap ko yung dotted, hindi ko mahuli. Pero once na nilet go ko yung systematic or yung calculation na yun, tinap ko lang yung feeling kong sasakto. Siguro sa experience ko na rin, yan, nakuha ko. Ngayon, nakuha ko yung parang dotted feel, eh. Siguro may kanta kami yung Astra, parang ganun din siya. Pero yung setting ko sa delay doon, mas extreme, eh. Which is, di ko magagawa ngayon kasi nasa Boston, tone studio siya. Anyway, yun ang top tempo. Pag gusto mong sobrang bilis, tap mo lang ng mabilis, magiging slap back. Again, nakikita din yung top illumination dun sa panel. Hopefully sa mga firmware revisions ng Boss, sana makita din natin dito na Boss Japan, Boss Philippines, kung nakikita niya to. Sana makita rin natin kung ano yung nangyayari na top para at least hindi tayo blinded technically dun. Minor request, pero hopefully soon, feeling ko madaling gawin yon ng mga engineers natin sa Boss para sana alam natin kung ano yung top or hindi ko lang na-update ng firmware, who knows, diba? Pero ako gusto ko sana nakikita yung illumination setting doon. Isa pang may kanta yung anong mabagal na delay, testing natin. 2, 3. Ito yung nag-set ako ng plate, hall reverb. Palagi ko na magpapalit ng plate tsaka hall, no? Pero I like plate pag recording, pag naman na pag sa live, I think yung hall yung mas nagka-cut through. So surf na surf sound yun pag pinagsabay yung delay na slapback tapos may reverb. Shoegaze, but in time mo, diba? So, okay din na option yon. And then, of course, pag nilipat mo naman sa panel, tinanggal mo yung effects, naging panel, ano siya, yung setting dito, magiging channel siya. Channel 1, 2, 3, and 4. As na-mention ko dun sa past videos ko. 1 is metal zone. Oops, in-off ko kasi yung mga effects dun. So, dito ako sa 1 to 4, kasi kanina nasa ano tayo, nasa 5 to 8. So, gawin ko channel 1, yung original set for even na ginagamit. Channel 1, panel mode. Metal zone, channel 1. Yung 2 ko is lo-fi. Yung channel 3 ko is
clean with multi-tap delay. Channel 4 ko ay madalas yung metal zone with delay, mostly for leads din to or octaves. So anytime, kunyari, yung kunyari, Venus, magsisimula ako sa channel 2 for the intro. And then, pag buong riff na, channel 1 para sa yung heavy part. Tapos pag gusto ko mag-clean tone. Gusto kong mag-lead. So, sa loob ng mga patch din na yon, pwede akong pumunta sa effects mode para maging technically manual mode siya noon. Metal zone nasa booster. So may clean tone na ako. Metal zone. Renogram ko sa effects ng channel ng sa loob ng metal zone channel 1 patch ko. Phase 90. And then dito sa reverb ko I program this to be I think delay with reverb. So meron na akong distinct na tatlong sound doon. Metal zone, phaser, tsaka delay and reverb. So sa isang channel 1, meron na akong manual mode sa loob noon ng effects on off ko. And then sa channel 2, same deal, naka-on yung metal zone na lo-fi. Alam ko yung channel ay yung delay effects ko, pronogram ko siya lang Ottawa na mabilis. And then yung reverb ko doon, I think, reverb and delay. So, ayun. Sa channel 3 natin, yung chorus delay, sa loob noon, pwede ko ma-on, off yung dalawang delay. So, clean tone na lang yan to. With chorus to. Tapos pag gusto ko yun, yung first delay, analog delay yon. Second, yung 500 millisecond digital delay. Same din sa channel 4, metal zone with delay yan, di ba? So, pwede kong i-off yung delay, metal zone na lang. Ewa, pwede ko din i-off yung metal zone. So, pwede ako mag-delay with clean lang. So, pwede kong on din yung metal zone. So, gamit na gamit to pag live. Talagang isa set and for... not really set and forget. Set mo muna sa Boss Tone Studio. And then, you're gonna be using this live. Ito na yung buong rig eh. Yung amp, plus the GA-FC50. GA-FC lang pala. Yun na yan eh. Yun na yung buong rig mo eh. Actually, yun nga, kinakwento ko, ginamit ko siya sa 1 gig. Yun na yung buong setup ko. Of course, hindi kasing option heavy nung buong pedal board ko. Pero, alam ko na pag... darating yung time pag may nag-malfunction sa pedal board ko. Nandito lang to palagi, dala ko din lang palagi to. Isang switch lang. Alam ko makakapag-survive ako, makakapag-play pa rin ako with my effects built-in kasama to. So, ito, mahaba na naman yung ano. Gusto ko sana maging 10 minutes lang. Pero, yun nga, sobrang-sobrang tuwang-tuwa akong i-share kung ano yung mga possibilities ng Katana Amp Series. Again, thank you sa Yupanko, Boss, and Roland Philippines for trusting me. Pedalboard PH. And ayun, hopefully you could see or catch even sa mga gigs namin. Palagi kong dala to, itong amp na to. Meron kaming gigs sa kakatapos lang ng Rakrakan Festival. I used this and it massive yung sound. Talagang isang mic, yun na, diretso na kagad sa PA. Nag-gig kami sa Baguio on March 9 sa Concoctions. Meron kaming gigs sa SM Baliwag with Slap Shop sa Bulacan. Sa March 30 nasa
Legazpi Albay kami para sa parang tattoo competition siya nila Tarik yata at Bicol Tarik 2019, kasama namin dun yung Chonkies, Sick Pig, and many more. And then sa March 31, nasa Tabaco City kami sa Al Jazz Bar. So we hope to see you there. Alright, Boss Katana, GA and GAFC. Rock!